Hello, magandang umaga mga kaibigan. So, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa kung paano ba tayo makakagawa ng modulo art. Ang modulo art mga kaibigan ay isang artwork na ginagamitan ng mathematical combination. So, sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano ba ang gumawa ng modulo art. So, ang unang gagawin natin mga kaibigan ay guguhit tayo. Gagawa tayo ng division. Apat na quarters. First quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. Kaya sa mathematics naman ito tinatawag itong Cartesian plane. So, since meron tayong apat na quarters, ang gagawin natin dito, lalagyan natin ito ng lines na naghahati sa bawat quarter ng four parts. 1, 2, 3, and 4. So, sa kabilang quarter din, 1, 2, 3, and 4. So, hatiin din natin yan sa gitna. Yan. So, as you can see, nahati na natin ito. Pantay-pantay muna ang ginamit nating lines. So, next, kung nakagawa na tayo ng lines, dividing the 4 quarters nitong 4 squares na ito, gagawa tayo ng legend. Ang legend ay design na dapat mong isipin. Any design yan. Pwede kang umisip ng sarili mong design. So, nanumberan natin yan ng 0, 1, 2, and 3. Iisip ka ng sarili mong design. Pwedeng triangle, pwedeng dahon, pwedeng kahit ano. Nasa sa iyo yan. So, sa design na ito na ginawa ko, susundan din ninyo yung kulay. So, sa 0, parang X lang yan na may iba-ibang kulay. Sa 1, sa 2, sa 3. So, susundan nyo lang yung mga kulay na yan. But first, lalagyan muna natin ang number combination dito sa bawat quarter. Unahin natin yung unang quarter sa upper left part. Okay? So, lalagyan natin ng 0, 1, 2, 3. Sa baba niya, lalagyan natin ng 1, 2, 3, 0. So, nakita niyo yung pattern. Nawawala yung unang number. Susunod is 2, 3, 0, 1. At ang susunod, 3, 0, 1, and 2. Now, ang susunod natin na lalagyan ng number ay ang upper right side quarter o yung square natin dito sa upper right side. So, itong part na ito mapupunta sa part dito. So, ibig sabihin, yung vertical numbers mapupunta sa horizontal numbers. I-observe nyo ang pattern. So, magkakaroon dito ng 3, 2, 1, 0. Ito yung number na kinuha natin from this vertical column. Okay? So, 3, 2, 1, and 0. Susunod yung ilalagay natin dyan. 0, 3, 2, 1. And then, 1, 0, 3, 2. Kinuha natin sa third column. Sa fourth column, meron tayong 2, 1, 0, 3. Ang susunod naman na third quarter nitong ating Cartesian plane, magsisimula tayo dito. Yung nandito sa row natin, sa upper right side, eto, ilalagay naman natin dito. So, magkakaroon tayo dyan ng 3, 2, 1, 0. At ito naman, 0, 3, 2, 1, mapupunta dito. At itong 1, 0, 3, 2, mapupunta dito. At itong 2, 1, 0, 3, mapupunta naman siya dito. Okay? Susunod naman ay etong part na ito. Etong last quadrant natin. Etong nakalagay sa column ng mga numbers ay ilalagay mo dito. So, we have 3, 2, 1, 0. Susunod, itong column na ito, 0, 3, 2, 1, mapupunta naman dyan. Susunod naman itong 1, 0, 3, 2, mapupunta dyan.
itong 2103 mapupunta naman dyan. Ngayon, ito ang gagamitin nating pattern na paglalagyan natin ng mga design. Ngayon, lahat ng mga design dito, kung ano yung number nila, dun nyo siya ilalagay. Halimbawa yung 0, ilalagay mo sa mga 0. Pero may pattern pa rin yan. So, unahin natin itong legend natin na hindi pa pinapaikot. So, 0, 1, 2, and 3. So, lahat ng 0, lalagyan natin ng yan, yung design ng 0. 0, 0, 0. Lahat ng 1, any design na gusto ninyo, lahat ng 1, lalagyan natin ng ganitong design. Yan. And then, lahat ng 2, lalagyan natin ng ganitong design. 2, 2, 2, and 2. Lahat naman ng 3, ay lalagyan natin ng ganitong design. It's up to you kung anong design. 3, 3, 3, and 3. Susunod. Sa susunod na quadrant natin, paiikutin natin ito ng 90 degrees. So, kung ito ang nasa taas niya ay pink, mapupunta siya sa right side. Ganito yan. So, paiikutin natin ng 90 degrees ang bawat isa. So, as you can see, yung pink niya kanina, nandito na. Yung sky blue and brown, napunta na dito. Yung line na ito, naging patayo. At yung blue dito, napunta dito. So, yan ang gagamitin natin dito, nakapaikot naman. So, ganun uli ang process natin, lahat ng 0 ilalagay natin. 0. Pero, this time, nakaikot siya 90 degrees. So, kanina yung pink nasa taas, ngayon nandito na siya sa right side. So, 0, 0, 0, 0. Next, we have 1. Ganun din, inikot natin ng 90 degrees. 1, 1, 1, and 1. Nakita ninyo, umikot siya. Yun ang pattern nila. Yung 2, nakaikot din niya ng 90 degrees. So, 2, 2, 2, and 2. Ito rin, nakaikot din ng 90 degrees. Ilalagay natin dito, 3, 3, 3, and 3. So, nakikita nyo na, may nabubuo na tayong pattern. Kaya nga, ginagamitan ng mathematical combination ito eh. Next, iikot na naman. Lahat nung nakalagay dito, iikot na naman ng 90 degrees. Isang ikot. So, kanina, nandyan yung pink. Ngayon, pinaikot sila, nandito naman yung pink, nasa baba. Kanina, yung may circle dito, nasa baba, ngayon nasa taas siya. Kanina, ito, nakatayo, ngayon siya ay nakahiga. As well as this one, umikot sila ng 90 degrees. So, yan ang ilalagay natin dito. Again, uunahin natin lahat ng 0, pero umikot ng 90 degrees. 0, 0, 0, at 0. Next, yung 1, pero umikot ng 90 degrees. 1, 1, 1, and 1. Next is 2, yung design na nakalagay sa 2. 2, 2, 2, 2. And lastly, yung 3. 3, 3, 3, and 3. So, nakikita ninyo dahil umikot ng 90 degrees mula dito, at umikot uli dito, at umikot uli dito, nakakabuo na tayo ng design. Alright. Sa last quadrant tayo. Dito sa last quadrant, iikot muli. Ito, mula dito, iikot uli. So, ganito mangyayari dyan. Iikot uli sila, iikot uli, iikot uli, at iikot uli ang bawat isa.
So yung pink kanina na nasa baba, nakaturo sa baba, nakaturo na ngayon sa left side. Yung circle na upper left side kanina, na nasa upper right side na siya ngayon. As well as this one and this one, nakapaikot sila. So yan ang ilalagay naman natin dito. Pero nakapaikot ng 90 degrees. Uunahin natin yung 0. 0, 0, 0. So kung kanina yung pink nakaturo sa baba, ngayon nakaturo na siya sa left side. Next is 1. 1, 1, 1, 1, and 1. Next is 2. 2, 2, 2, and 2. Next is 3. 3, 3, 3, and 3. So, mahaba-habang process ito, mga kaibigan. Pero makikita ninyo na mabubuo na ninyo yung design ng ating modular art. So, makakabuo ka ng isang design dito. Kaya nga, itinuturo ito sa mathematics dahil ginagamitan ng number combination para makabuo ka ng mga design sa iyong modular art. Ngayon, kung gusto mo na dagdagan ng black lining dito, pwede rin. Ayan. So, yan yung modular art design natin. Gamit ang knowledge natin sa mathematics. Gamit yung number combination or pattern. So, karaniwan mga kaibigan, tumatagal ito yung paggawa ng modular art sa isang kartulina sa loob ng ilang oras. Siguro tatapusin mo ng 5 oras. Dahil matagal gawin ito mula sa pattern niya hanggang sa number combination niya hanggang sa matapos mo ito. Pero itong itinuro ko sa inyo is just the basic ng ating modular art. Kung gusto niyo pang matutunan ang ibang design sa ating modular art, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So hanggang dito na lang mga kaibigan ang ating itinuro sa umagang ito. Sana meron kayo natutunan. So as always, have a nice day everyone.